Okay, so magandang araw po sa inyo lahat. Welcome again to our channel, Sir Lopez Vlog. So sa araw na ito, tatalakayin natin ang 3 fingerprint principles. So bago ang lahat, do not forget to subscribe our channel and hit the notification icon para updated kayo sa mga videos na ating i-upload concerning our course, Criminology. Na kayo kung medyo maingay ang ating paligid kasi hindi kasi malayo sa atin yung national highway kaya medyo maingay sa labas. So I think you can still focus to our topic, never mind the distractions outside. Okay? Ang fingerprint identification system ay ginagamit na ng mga tao since 2,000 years ago. Okay. Isang patunay dito ay yung natagpuan na clay seal dating back to pre-Christian times. This is came from China and bear perfectly legible fingerprint. Okay, so ito yung isang patunay na ginagamit na ang fingerprint noon bilang system of identification sa bansang China before the birth of Christianity. Sa kasalukuyang panahon, kapag nababanggit natin ang salitang fingerprint identification system, ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao ay ito ay isang paraan para mahuli ang isang kriminal. Ito ay isang pagkakamaling notion sapagkat ang fingerprint identification system ay hindi purposely lamang para sa mga criminals ito. Marami na rin gamit ang fingerprint identification system sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, kung ikaw ay kukuha ng NBI clearance, okay, kinukuha rin ang iyong fingerprint bilang paraan para matukoy ang iyong personal identity. Ganon din sa panahon ng botohan, okay, so para ma-sure na yung taong bumoboto ay siya mismo ang nag-cast ng kanyang boto, kinukunan din ang kanyang fingerprint. Okay, maging sa mga cellphone, okay, ginagawa na rin itong bilang isang screen security. Okay, bago mo ma-open ang iyong cellphone, kailangan mo munang i-enter yung fingerprint mo. Okay, ganon din sa mga malalaking kumpanya, okay, imbis na bandi clock yung ginagamit, ang ginagamit na ngayon ay fingerprint identification system. So ito yon, ilan lamang ito sa mga gamit ng fingerprint sa kasalukuyang panahon. So talagang mahalaga ito bilang isang sistema para ma-identify individually ang isang tao. Meron tayong tatlong pangunahing dahilan kung bakit tinawag ang fingerprint identification system bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang form of personal identification. Ito yung tinatawating 3 fingerprint principles. Okay, so kung may manual kayo dyan o kaya libro, markahan nyo ito ng 3 star kasi sa subject na personal identification, napakahalaga ang 3 principles na ito. Una, the principle of permanency. Ano bang ibig sabihin ng principle of permanency? Okay? Ang fingerprint ng isang tao ay hindi nagbabago. Permanente ang mga ridges formation nito at particularly sa kanyang minutiae characteristics at gayon din sa mga lokasyon nito. So sa mga susunod nating pagtalakay, aalamin natin kung ano ba ang mga bagay-bagay na yan na hindi nagbabago sa fingerprint ng isang tao. Isa sa mga nagpatunay nito ay si Herman Wilker. In 1856, he printed his right palm. Years later, in 1897, 41 years apart, he printed again. These prints, now a matter of record, prove that fingerprints do not change. So just imagine,
41 years later, mula nang una niyang iprint ang kanyang right palm, hindi man lang ito nagbago. Ito ay nakatala na sa ating record. Kaya kung may handouts kayo dyan, please give italized to the name Herman Wilker because of his contribution proving that fingerprint patterns do not change. Matibay ang ating ebidensya na ang mga ridges formation ay hindi nagbabago during the lifetime of the person. Ibig sabihin, from the time of his formation up to the time of the decomposition, talagang hindi nagbabago ang ating fingerprint patterns. Yun nga ang tawag nila is from womb to tomb. Hindi ito nagbabago. Okay? So, ang tanong is, kailan ba yung fingerprint formation ng isang tao? Okay? So, tinanong na rin ito sa board exam. Pero tignan nyo yung technique ng mga examiner kung paano nila ginawa yung tanong. So, ang nasa libro natin, fingerprint patterns form 3 to 4 months inside the mother's womb. So, 3 to 4 months pa lang sa loob ng sinapupunan ng ina, napoform na ang ating fingerprint pattern. Okay? Pero ang lumabas sa board exam is, how many months before the birth of the child, the fingerprint is formed? Okay? So, just imagine na ganon ang klase ng pagtatanong. So, dapat mayroon ka rin knowledge kung ilang buwan ba sa sinapupunan ng ina ang isang bata bago siya ipanganak. So, alam naman siguro ninyo na ito ay umabot ng up to 9 months. Ibig sabihin, 5 to 6 months ang isasagot natin sa tanong na yan sa nakaraang board examination question. So, ito ang matinding paalala sa mga nagre-review that do not rely on words for words in your reading materials. You must get the concept of the subject matter. Okay, so number 2 principle is the principle of individuality. According to Mayer in 1788, the arrangement of skin ridges is never duplicated in 2 individuals. So, never na naduduplicate ang mga arrangement ng ating skin ridges. Okay? Ito ay isang patunay sa sinabi ni J.C.A. Mayer in 1788. Ang ibig natin sabihin dito, ha, hindi yung fingerprint patterns. Kasi yung fingerprint patterns natin, may tatlong general classifications yan. Okay? Ang sinasabi natin na individuality ay yung ridges characteristics at yung particular locations nito. So, bago pa man na-introduce yung fingerprint system, may mga nauna ng sistema kung paano i-identify ang isang tao. Isa na rito yung tattooing. Okay? Kaya hindi ito scientifically na tinatanggap bilang personal identification kasi ang tattooing ay nadoduplicate. Isa pang shortcoming nito, ang tattooing ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Okay? So, kaya yung tattooing ay hindi tinanggap bilang isang scientific way to identify a person. Isa pang ginamit na paraan para ma-identify ang tao noon ay yung tinatawag nilang scarification. So, ano ba itong scarification? Ito yung cutting of the various parts of the body as a means of identification. Kaya lang, tulad ng tattooing, hindi rin ito reliable sapagkat una, nadoduplicate, pangalawa, nagbabago rin ito. Okay? So, kaya hindi rin nagtagal o kaya tinanggap ang scarification bilang paraan para ma-identify ang isang tao. Ang medyo tinanggap lamang ng publiko bilang isang personal
identification system ay yung introduced ni Alphonse Bertillon in 1882 sa Paris, France. Ito yung tinatawag nilang anthropometry. This system involved the measurements of certain body parts of the human body. Kaya lang, tulad ng mga naunang system of identification, meron din itong mga shortcomings. One of them is, it took a long time to learn the system. Pangalawa, it was expensive in application. Pangatlo, it could be used for adults only. At pangapat, it was subject to errors and duplications. So aside from the fact that it is only used for the adult, hindi pwede ito sa mga bata, it is also very slow. Remember also that Alphonse Bertillon did not involve himself in the fingerprint system. In fact, si Alphonse Bertillon niya ay isa sa mga kontra nito dahil kakompetensya nito ang kanyang inintroduce na sistema. Okay, so yung third principle ay yung tinatawating principle of infallibility. Ibig sabihin, fingerprint science is reliable. It is accepted in court as evidence of personal identity. Isa sa mga naunang kaso na kung saan ang fingerprint ay naging basihan para makonvict ang isang akusado ay yung kaso ni People versus Gini. So take note, give particular attention to this information, People versus Gini. Nangyari ito noong September 19, 1910. Okay, ang akusado dito ay si Thomas Jennings. Kanyang biktima ay si Clarence Hiller. Isa itong klase ng isa itong kaso ng pagnanakaw. Okay? Na identify lamang si Thomas Jennings sa pamamagitan ng kanyang fingerprint. Numawakan na niya yung newly painted railing sa bintana na kung saan siya ay umakyat. So sa pamamagitan ng kanyang fingerprint doon sa railings ng bintana ng biktima ay napatunayan sa korte na ang akusado ay si Thomas Jennings. So ito yung unang kaso involving fingerprint as a means of personal identification in court. Sa Pilipinas naman, ang unang kaso dito ay yung kaso ni People versus Medina. Dinisisyonan ito ng Supreme Court noong 1933. Okay, si Marciano Medina dito ay pareho rin kay Jennings, isa rin itong magnanakaw. Okay? Pinasok nila yung pinasok niya, I should say, ang bahay ng biktima at kinuha yung mga gamit. Kasama na rin dito yung mga jewelries. Ang problema lang dito, yung jewelry box na kinuha ng akusado ay itinapon niya lang sa bakuran ng biktima. At nung makita ito ng investigador, ang particular investigator dito na sumikat ay si Agripino Ruiz. Okay? Nakita niya ang isang fingerprint doon sa isang jewelry box na nakatapon sa bakuran ng biktima. At ito ang ginamit na ebidensya laban sa akusado na si Marciano Medina. At ito ay nakonvict ng korte. So ito yung tatlong principle of fingerprints. Ulitin na lang natin for purposes of familiarity. Number one is principle of permanency. Number two, principle of individuality. At number three is principle of infallibility. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating discussion sa topic na ito. Ang mga susunod na pagkakataon, tatalakayin naman natin ang iba't ibang fingerprint patterns. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Do not also forget to like and share our videos. Kung may mga bagay na hindi malinaw sa inyo at gusto nyong mabigyan ito ng masusing discussion, paki-comment na lamang po sa ating
comment icon sa baba at tatalakayin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.